usap-usapan ngayon sa internet ang kwentong isinulat ng isang award-winning journalist na Pilipino pero dating nakabase sa Amerika at ang tungkol sa anyay alipin ng kanilang pamilya. Isang nagngangalang lola na tubong Tarlac. Siya, si Alex Tizon. Pinarangalan ng Pulitzer Prize ang pinakamataas at pinakaprestihyosong pagkilala sa larangan ng journalism sa buong mundo. Filipino, sa Amerika nagkamulat at nagtrabaho bilang journalist. Pero nito lang Marso, si Alex hindi na nagising mula sa kanyang pagkakatulog. Pero bago siya namatay, nakapagsulat pa siya para sa magazine na The Atlantic, kung saan isiniwalat niya ang anyay matagal ng sikreto ng kanilang pamilya na meron silang alipin o slave. Si Lola o Eudocia Tomas Pulido, Pilipina. Ang pamagat ng artikulo ni Alex Tizon, My Family's Slave. She was 18 years old when my grandfather gave her to my mother as a gift. And when my family moved to the United States, we brought her with us. Sa kwento ni Alex, nung una, hindi raw pumayag si Lola na sumama sa Amerika. Pero dahil sa pangakong mas magandang buhay at perang ipapadala sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas, pumayag din siya. No other word but slave encompassed the life she lived. She prepared 3 meals a day, cleaned the house, waited on my parents, and took care of my 4 siblings and me. My parents never paid her and scolded her constantly. I'd spot her sleeping in a corner, slumped against a mound of laundry, her fingers clutching a garment she was in the middle of folding. Sa kabila raw ng hindi magandang pagtrato sa kanya, patuloy pa rin pinagsilbihan at minahal ni Lola ang pamilya ni Alex. I was 13. It was my first attempt to stick up for the woman who spent her days watching over me. The woman who used to hum Tagalog melodies as she rocked me to sleep. And when I got older, would dress and feed me and walk me to school in the mornings and pick me up in the afternoons. Gayunman, naging lihim daw nila sa Amerika kung sino talaga si Lola sa kanilang buhay. There was another reason for secrecy. Lola's travel papers had expired in 1969, 5 years after we arrived in the U.S. She'd come on a special passport linked to my father's job. Dad quit the consulate and declared his intent to stay in the United States. He arranged for permanent resident status for his family. But Lola wasn't eligible. He was supposed to send her back. Sa lahat ng ito, tiniis ni Lola ang lahat na natili siya sa Amerika. When I was 15, Dad left the family for good. Lola fed, groomed, and dressed my mother. Her main source of comfort during this time, Lola. "Why do you stay?" we asked. "Who will cook?" she said. Which I took to mean, who would do everything? Who would take care of us? Of mom? Another time she said, where will I go? Taong 2011, namatay si Lola matapos atakihin sa puso. At nito lang nakaraang taon, umuwi ng Pilipinas si Alex. Dala-dala ang kanyang mga abo na kanya ring ibinigay sa mga kamag-anak ni Lola. Ang artikulo ni Alex umani ng sari-saring mga reaksyon. May mga pumuri sa kanyang mahusay na pagkakasulat at pagkukwento. Maraming naantig sa kwento ni Lola. Pero meron ding mga nagalit at humihingi pa ng katarungan sa kanyang mga pinagdaanan. Hanggang sa ang mga reaksyon online na uwi sa mga masinsinang debate. Nito lang Biyernes. Pinuntahan namin ang naiwang pamilya ni Lola sa bayan ng Mayantok sa Tarlac. Apo Uyang! Siyak ni Jessica, apo! Doon ko nakilala ang nag-iisa na lamang niyang buhay na kapatid, si Lola Gregoria, mag-iisang 100 taon na ngayon. Kaunti lang ang naaalala ni Lola tungkol sa kanyang kapatid na si Eudocia o Kusyang kung tawagin nila rito.
Malagi pyo pa ninang ko siya. Ang kapset ko nga talaga ang tabali inana. Niya nga iti malagi pyo ko ninang ko siya ang apaw. Ang kinikusya, nasaya mo. Ta nagiging garob siya, garob nagiging na. Nagbayag kanya. Oo, oh, manong atawan nga nagyan kanya yun. Kado ka nagtagtagigi ka nagyan na ko. Nariga lang, hindi ka sasaan. Nabasa mo ba yung article? Opo. Ano reaction mo? Nakakalungkot po kasi 56 years niya doon. Pinag-uusapan niyo ba sa pamilya niyo? Opo noon. Kasi nagpunta pa sa bahay noon, may nagbigay din siya ng picture niya. Pero matanda na po noon. Malaking issue ba to sa pamilya ninyo? Siyempre po, hindi naman po namin in-expect na ganun na mag-trending yun. Kasi hindi naman po namin alam na ganun pala yung naging trabaho ni Lola din. So lahat ng mga kasama ko ho dito ngayon, yung lahat ng mga kamag-anak ni Lola Oyang na kapatid ni Kusyang o ni Lola. So lahat ito, 4 generations ng pamilya nila. Nakakatuwa na makasama sila lahat dito sa Mayantok. Nakakaantig ng puso ang kwento ni Lola o ni Kusyang sa kanila. Sa katabing barangay naman ng Karabawan, nakilala ko si Nanang Lolita, pamangkin ni Lola o ni Chakosyang kung tawagin ni Nanang. At ang kanyang apo na si Emilia. Emilia, nabalitaan nyo na yung kwento na sinulat ni Alex tungkol kay Lola o yung Chakosyang ninyo? Opo, ma'am. Ano nyo nalaman? May ano po, kamag-anak po kami sa America. Inorward po sa akin yung article sa Messenger ko po. Anong masasabi mo doon? Ay, iyak na. Tapos nung nasa gitna na talagang ano na, mabasa mo na yung mga pinagtatrato nila sa lola noon na ganun pala. Siyempre, nagalit din ako. Sa kanila ko rin nalaman na ang tinutukoy sa artikulo ni Alex na Lieutenant Tomas Asuncion na siyang kumuha kay Lola para manilbihan. Sa kanilang pamilya, kamag-anak din nila, first cousin mismo ni Lola. Anya pa yung iti istoryada nang? Basta iti istoryada lang na panlang di Amerika. Di Amerika, kasi naladang agaw-awir ka na gijay anak na. And ang nga inis istorya ni Tatang yun, no, kasaano nga nakapan ni Chakosyang ijay nga pamilya? Ni Chakosyang tinag-istorya kanya. Anya tinistorya na nang? Idi agtawanak ti di suutso ko na na. Dabbaon ni kasinsin ko nga kernel nga Asuncion. Nga kasinsin mutla ang ni Chakosyang. Di kwan may nainala ni Chakosyang dito yung Mayantok. Gigyan ti kasinsin na mula ang ni Chakosyang. Isutin ang ngalaan na. Si Chakosyang pala at saka yung lolo ni Alex, yung si Colonel Asuncion, first cousin. Oh. So naawan tinagsa, wanda basta ako na lang ni J. Colonel Asuncion ka, no? Umay ka dyan bala, ita si Kati awiram bigi anak ko, kung na lang ka, no? Oh, anda nga yung bagbaga, no? Katulong, winoyaya. Kada nga kadwa, kitaan na ni adya anak na nga nanay ni Alex. Taong 1964, nung dinala ng pamilya ni Alex, si Lola, sa Amerika. Mula noon, wala nang nabalitaan ang kanyang pamilya rito tungkol sa kanya. Ni sulat, wala raw silang natanggap. Sa pangkalahatan po, maganda ho ba yung mga naikwento niya sa inyo tungkol sa naging buhay niya sa Amerika? Wala namang masyadong naikukwento noon, madam. Ang ano lang niya, yung pag ano, tinutulungan, pero hindi siya makapagpadala kasi hindi niya alam magsulat. So, parang pinaliwanag niya bakit wala siyang sulat, tapos hindi siya nakapagpadala ng pera. Oo, madam. Yung nanay ni Alex, ang sabi ni Chakosyang na gumagawa ng sulat. Pero hindi niya alam kung naihuhulog. Hindi. Yung tatay niyo, anong kwento niya tungkol kay Chakosyang niyo? Kinukwento niya sa akin, nung umalis si Chang mo, sabi niya, nagpaalam dito, napupunta ng Amerika. Buhay pa yung nanay niya noon ni Lola, Kusya. Di pinuntahan niya doon sa Manila. Siya ang nagparubwat sa kanya. Pati yung kapatid ko. Oo.
kasama niya noon. Akalang araw nila, tuluyan na silang kinalimutan ni Lola. Hanggang noong 1989, matapos ang 25 taon nung siya'y nakauwi dito sa Pilipinas. Kailan na lang huuli kayo nagkabalita sa kanya? Nung 1989 ba? Dumating dito, nagbakasyon. Tapos, ano hong nangyari? Kwento nyo naman lang. Ang nangyari, nagpasyal-pasyal dito sa mga pinsan-pinsan, mga kapatid. Mm-hmm. Buhay pa lahat ng mga kapatid niya noon na Aso na abutan niya na buhay yung mga kapatid. Tapos, ano pa hong kunento? Kunento niya yung pagdating niya sa Amerika, kung saan sila namamasyal din, kung saan sila tumitira. Nakapunta pa sila ng Hawaii. Tapos nagbalik na naman sila ulit sa Oregon. Pero niminsan daw, walang naikwento si Lola sa mga hindi niya magandang karanasan sa Amerika. Nung umuwi si Lola o si Chiang Kushang dito, wala siyang naikwentong mga ganong detalye? Wala, ma'am. Bastang sinasabi lang dito kung naikwento, maganda yung kalagayan niya doon. Mm-hmm. Never siya na nag-istorya na yung ganon ang pagkatrato sa kanya noon. Ano ang sa'yo pinakamasakit dun sa lahat ng sinulat? Yung sinabi niyang yung natutulog lang doon kung saan-saan sa ibang parte ng kwarto ng kapatid niya. Tapos yung hindi niya matapos-tapos yung mga tinutupi niyang damit, doon na lang siya nakikitang natutulog. Meron ba kayong gustong gawin na? Wala na kaming magagawa, madam, kasi wala na siya, wala na si Alex. Yung mga kapatid niya, hindi namin alam kung nasaan sila. Alam namin na sa Amerika sila, pero hindi namin alam yung mga... Hindi naman sila kumukontak sa amin. Kamusta yung pagkakilala mo kay Alex? Nung first time na nakita ko po siya dito nung dumating, yung parang lang po siya, ordinaryong tao. Mm-hmm. Tapos yung pumasok na siya dito, dala-dala yung yung abo. Mm-hmm. Tapos hinanap niya si auntie ko. Mm-mm, mm-mm. Tinatanong naman auntie ko kung nasaan si Lola. Where is Lola? Sabi niya. Hindi siya umiimik. Nung pangalawang tanong na yun, inabot na niya yung yung... Before that ba, hindi niyo alam na na patay na si Lola? Alam na namin nun, ma'am. Na, kasi 5 years from now, sa kanya la. From no, last year. Oo. Mm-hmm. Sakala na niya binigay dito yung abo niya. Pero ang expect namin noon na pagkatapos ng mag-cremate, dadalhin na dito, pero hindi siya tumawag. Nang itong mga damit na to? Ito ang duster niya, madam. Bakit nasa inyo ko ngayon? Pinadala nga, madam. Nung namatay siya, pinadala ni Alec. Paborito daw ni ni Chiang Kushang, ni Nanang o si Lola. Anong ginawa niyo dito sa mga damit na to na? Ngayon? Tinabi ko, madam, kasi ito nga ang paborito. Kaya pag minsan, sinusuot ko pero hindi ko makatulog pag sinuot ko. Sa maraming parte ng mundo, kasama sa kasaysayan, ang pang-aalipin o slavery. Ang Pilipinas man, may kasaysayan din ito. Hindi ba't nakasulat na noong panahon ng mga Kastila, may dalawang klase ng alipin, namamahay sa gigilid. Lola was treated very poorly by Alex's parents and by Alex's grandfather, and that's something that Alex struggled with his whole life. He and his brothers and sisters were very upset about it, and there was a lot of tension in the household. I think that people should be angry about it, and I know that Alex and his brothers and sisters were very, very angry about it, and it haunted them their whole lives. I wish that Lola could have spent more time with them. It's just so heartbreaking to me that she didn't get to spend more time with her family and didn't get to support them the way that she thought, the way that Alex's parents promised that she would. We are all very, very sorry about everything that's happened. It's tragic. It's very tragic. Sa sementeryong ito, nakalagak ang kanyang mga abo. Sa simpleng puntod na ito, nakahimlay si Eudocia Tomas Pulido, Kushang sa kanyang mga kamag-anak dito sa bayan ng Mayantok sa Tarlac, Lola sa kanyang mga inalagaan sa Amerika.
ang kanyang buhay, pinag-uusapan, pinagdedebatihan ngayon sa iba't ibang dako ng daigdig, lalo na sa internet. Napakarami ring tanong, paano at bakit ito ginawa sa kanya? Paano niya natiis? Lahat tayo may mahuhugot na leksyon at inspirasyon din sa kanyang buhay. Kung gaano siya kadakila, kung gaano siya nagmahal sa isang mundo kung saan marami pa rin ang inaalipin.